Si Paquito Leyte na isang construction worker po at humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang misis at mabuo po ulit ang kanilang pamilya sa tulong po ninyo, Idol Rafi. Kahit maraming beses na daw po siyang niloko nito ay hindi pa rin daw po siya makauwi sa kanilang bahay dahil may iba na daw po itong itinira si misis sa kanilang bahay sa probinsya. Sir, magandang hapon po, Sir Paquito. Magandang hapon po yun, Sir. Nandito okay. Po ako, sana po matulungan po ninyo po ako sa problema ko po. Kasi po yung asawa ko po, ilang beses po nila ako niloloko eh. Ilang beses na po niya ginawa sa akin. Noong una, umalis siya sa bahay, hindi siya magpaalam sa akin. Tapos pag dumating siya sa bahay, sinabihan ko siya nga, bakit hindi ka nagpapaalam sa akin? Okay. At bakit hindi ka naman sa akin nag-text o di man ka sa akin tumawag, may dala naman akong cellphone. Ano taba po ni Mrs.? Wala, narasa sa bahay, wala siyang ginagawa. Pagdating ko sa bahay, ako pa magluluto, ako pa maglalaba, ako pa maglinis sa plato. Anong trabaho niyo po, sir? Kailan po nagtrabaho? Wala, construction po, ako lang po. Tapos may anak po kayo? Naisa po. Sa construction kayo. So, pagbalik mo, ikaw pa nagluluto, ikaw pa lalaba. Pagdating ko sa umaga, paggising ko sa umaga, ako po po'y magluluto, pagkain, dala na sa pagkain nila. Tapos po, pag uwi ko ng hapon, nakita ko ang tambak ng hugasan doon sa lababo. Tapos pagdating ko, hinugasan ko po yung mga kinakainan. Tapos yung magluluto naman uli ako para sapunan. Teka muna, martir po kayo, sir. Kaya ganun niya. Tapos kayo pa naglalaba? Oh, tapos pagkalinggo. Dapat trabaho na ng misis yun. Ako'y naglalaba. Kasi tambak ang labahe. Minsan nga eh, dami ng guyam doon sa ano doon. Mga, damit sa mga bata. Minsan nga, yung mga puti, di na magagamit kasi sobrang. Kaya anong ginagawa ni misis? Wala po, cellphone lang ganun. Tapos ilang business ko siya nahuli nga. Oh. Mayroon siyang kasatmate. Malimit ko nababasa doon cellphone nga, mahal. Kumusta ka na? Mayroon ganun nababasa ko. Kung ako naman, hindi ko... Eh, sino naman po itong ka-chatmate niya? Yun, dati po yun, na pangalan doon si, ano, yung... Ito, si Fred Ibanez. Iba po, yun, iba po yun. Yung, iba pa? Iba pa yan. Uy, ito nakalagay na Fred Ibanez, boyfriend. Ah, meron pa bago, meron pa iba? Mayroon pa yun dati, si, yung, dito sa Maynila, lumuha siya ng Maynila. Oh. Yung, ano yun, si Jan Paul Parelio, si Paul Parelio. Yung, may Jan Paul, may Paul pa? Si... Basta yung ano niya, Paul Parelio ang ano doon eh. Nakalagay dati sa ano, nabasa ko doon sa yung Facebook. Okay. So, iba pa yung si Paul Parelio, iba pa yung si Freddy. Iba pa yan, yung taga Bacolod yan eh. Yan naman taga Manila. Okay, sino yung pinakabago niya o sabay-sabay sila? Parang ito yata yung ngayon yung bago niya ngayon si Freddy. Si Freddy naman. Nung, Freddy po. Si Freddy. Yung nagdala siya ng Palawan, ng pira sa Palawan doon sa misis ko, nabasa ko yung... Siya nagpapadala ng pera kay misis. Oo, tapos yung Valentine's, yun... Nakita doon sa mga pamangkin ko doon sa Escalante nga. Pala, magkano po pinapadala ng pera kay Mrs.? Mayroon siyang 1,000 naman yung itong pinadala niya naman. Humingi si Mrs.? Baka siguro kasi na nakita ko lang Palawan na lang yung ano doon eh. Siningil mo si Mrs. tungkol dyan? Ano pong sabi niya? Wala ko naman na ano. Hindi ko nga, sino naman ito si Kwan? Wala, may asawa na yan. Sabi sa akin, may asawa na raw. Tapos, so, ang dalaman mo na pinadala ng 1,000? Anong ginawa po dun sa 1,000 na pinadala? Hindi ko alam kasi siya ng, ano, yung resibo na lang sa Palawan na nakita ko eh. Hindi ko na alam na kung saan niya ginamit yung pirang okay, yun. Sige. Hindi, gusto ko lang masiguro na hindi niyo po pinapakinabangan yung pinapadala po. Wala talaga po yun ready. Kasi lahat po yung pinadala po nga sa pira doon sila kanyawa pa talaga ko nakinabang okay, doon. Freddy Ibanez, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Okay, si Mary Joy Leyte, misis siya ni Mr. Paquito Leyte, bakit niyo po pinapatulan? Kasi sabi ko sir kay ano, wala na daw sila. Ako lang ang suporta ng ano. Ikaw ang susuporta? Oo, ng bata. Mayroon ako po yung resibo po yung ako yung nagpadala. Aroon na sa akong bago na ako yung resibo diyan. Okay. Kailan sinabi sa iyo ni Mary Joy na wala na sila ni Paquito? Mga 2 years na minano mo, of the night. Ngayon. Okay. Sir, gusto mong kausapin? Sir, si Freddy, sige. Bakit naman nga alam mo namang may asawa? Bakit pinatulan mo? Nga alam mo namang nga kasano kami? Wala ako na gano'n. Kasi wala na kayo. Anong wala? Mayroon ba siya pinakita sa yung papel nga sa katunayan niya kami naghiwalay? Ay, sabi sa akin, wala na kasi. Sabi lang yun. Wala na dapat sinusure mo nga talaga naghiwalay kami. Wala na yung kumusuportar. Hindi ka kasi nagsure kasi. Siya man na gano'n. Paano ngayon? Eh, gusto ko yung buwiin yung misis ko. At hindi ko gusto nga magsama pa kayo. Eh, pagpasok ko ng relasyon, wala na kayo. O, pagpasok ka ng relasyon, eh, kahit pagpasok kayo ng relasyon, kung mo hindi kayo, legal pa rin yung ginagawa ninyo, hindi pa rin kayo legal. Yan ngayon, gusto kong buwiin yung misis ko at ayaw kong gusto nga magsama pa kayo. Teka muna. So, si misis kasama ngayon ni Freddy?
Baka pwede. Yun, nandiyan pala si Macy's. Si Mary Joy. O, ato sa kanilang ano, ng lugar. Hindi, nandiyan ako. Kaya gustong bawiin ni, ano, ni Paquito. Nandiyan? Nako, hindi. Kasi kung nandiyan, hindi pwede. Dahil pwede kayong punta ng pulis dyan at ma-arresto kayong pareho. Pauwiin mo na. Gusto mo pa rin umuwi? Gusto ko talaga po yun nga. Kumuwi siya. At gusto kami magsama ulit dito na kami sa Manila. Ayaw ko doon. Kasi nakaalam niya magulang niya. Eh. Kaya... Na. Sir, magbibigay lang ako advice ha. Opo. Lalaki to lalaki. Opo. Dalam beses na si Mrs. nagloko. Nung una nagloko siya. Pinagbigyan mo. Tapos ngayon nagloko na naman. Pumunta sa lalaki. Tapos ngayon gusto mong bawiin. Anong guarantee na hindi siya sasama sa ibang lalaki ulit? Yun ang inaano ko nga sa kanya na kung gusto ko sana na dito na lang kami sa Manila manirahan at ayaw ko na doon sa malapit sa magulang niya. Hindi, anong kinalaman na malapit sa magulang niya kung talagang gusto niyang gumawa ng kalokohan? Ayun lang sa akin niya. Kung talagang ayaw niyang ano, eh, siyempre ako naawalan din ako sa bata na gusto na pumbuo namin yung pamilya, na gusto pa talaga okay. Ako na ano, kasi yun. Nagtatanong lang po ako, sige. Kung yung dahilan niyo po, dahil nakakaawa yung bata, good yan, accepted kasi ko yan. Kasi po yun, ang ano kasi nila diyan. Hindi, sa akin lang kasi sir, yung bang... Dapat magbigay ng guarantee si Mrs. o gagawa kayo ng paraan na para hindi na siya bumalik sa ganitong klaseng masamang ugali yun niya. Yun na nga po ang iniisip ko po kasi minsan kasi po gaya po ng trabaho ko na ako sa drilling, minsan po madestino ko kung saan-saan, yun ang gusto ko nga sana nga magkaroon. Kaya nga sir, lalo ikaw construction ka kamo, di ba? Opo. So walang trabaho si Mrs. So paano kung nagbalik si Mrs. sa inyo and then habang naka sa construction ka, baka mamaya eh gagawa na naman ng ganitong klase. Ayun na nga ako nga sure ko nga dapat nga kung may pag-usapan kami nga kung bumalik ka talaga sa anong Japan na ginagawa mo, ito pinatawad na kita ng dalawang beses. Pangatlo, hindi ko na alam po anong gagawin ko sa ano sa inyo. Sige, message po ni Mrs. kay Paquito. Sabi po ni Mrs., bakit ka makikialam kung may anak ako sa iba? Naiingit ka lang kasi wala nang pumapatol sa'yo kahit pokpok ka mukha mo parang nilamas ng unggoy. Ay, ayun na nga po sinabi niya sa akin. Grabe, nilait ka sir. Sobrang lait talaga sa akin po yun. Tapos eh, wag mo na, sorry sir ha, naiintulo ko, wag mo na balikan. Sir, mabubuhay naman yung anak mo kahit wala siya eh. Promise, kaya mong buhayin kasi masipag ka. Hindi siya nagtatrabaho eh. Kung tutusin dun sa family ninyo, sa household, inutil siya. Ikaw na nga naglalaba, kamoy. Ako yung naglalaba, alam na nga sa akin po yun. Sir, makinig ka. Kasi dapat siya sa isang samahan tulad niyan. Oh, ikaw na trabaho, dapat si Macy's ang gumagawa ng gawaing bahay. Opo. In your case, ikaw nagtatrabaho, ikaw pang gumagawa ng gawaing bahay, ikaw pang nag-aalaga sa bata. So useless siya. So kung useless siya, wala siyang pakinabang, wala siyang iambag na tulong sa pamilya, let her go. Palayasin mo na sir. Nga po yung anak. Lalo pa ito sir, wala nang respeto, tinawag ka pang unggoy. Sobra nga talaga po. So ibig sabihin sir, kapag bumalik to sa iyo, gagawa ng kalokohan kasi wala na siyang respeto eh. Once na yung respect na wala na sa isang relationship, that's the end of the road. That's the end kaya of the line. Kaya ano ko nga po nga, naawa din naman po ako nga kung ipakulong ko rin yan silang dalawa. Well sir, kahit na wag mo na ipakulong, yung wag mo na lang siya pabalikin, pabayaan mo na lang siya. Tapos nandiyan po sila sa bahay nakatira po namin. Ang bahay pa namin pinagawa, hindi ko yung pinagawa yung bahay niya. Well then yun yan, kaya kitang gawa ng paraan. Kung gusto mo, pakulong natin or kasuhan natin. Pero sir, yung magmamakaawa ka na para bumalik siya sa iyo, parang... Sorry sa nakakapanliit ng depende tayong lalaki, di ba? Parang... Para ba ako nililiit na talaga sa ano? Correct. Lang. Naawal lang talaga ko sa bata kasi. Sir, sorry, hindi sa ginuguhi kita rito. Ang masakit dito, ininsulto ka pa, tinawag ka pang... Oo nga po. Sobra talaga po yun. Dami talaga niya. Wala siyang respeto sa inyo, sir. Wala talaga respeto po yan. Sir, sana makinig po kayo sa akin. Okay po, sir. Naawa ako sa inyo. Kung ano may tutulong ko po sa inyo, all out support ako. Lahat ng klaseng tulong kailangan mo. I will be there for you. Pero sir, please lang, huwag mo lang balikan to. Diretsong salita. Kaya po, yung anak ko po. Sir, kasi pag binalikan mo pa ito, gagawa ulit ito ng kalokohan. Kaya lang po yung anak ko. Maliban na lang kung merong gamot na iniinom o magpa-therapy ito na para mawala na yung addiction niya sa panlalaki. Parang ganun nga po. That's an addiction. Mary Joy, magandang hapon. Hello po, sir. Magandang tanghali po. Opo. Mary Joy, kausapin ka ni Paquito. Go ahead po. Ano sabi? Ako. Lalo maano sa inyo sir, natatawa ka pa. Kaya nga. Hindi, nga. Pagalitan mo, singilin mo. Hindi nga, bakit mo ba yung ginagawa mo yun sa akin? Sinabi mo pa nga, naghiwalay na tayo, kaya ganun ka nagmagawa. Bakit mo ginagawa? Diretso mo lang, dito. Sabi mo, bakit lalakero ka? Diretso mo. Bakit na nalalaki? Ano ba yung pagkukulang ko sa iyo? Marami kang pagkukulang sa akin.
Ako ilang bisis kitang pinagbigyan ng pagkakataon na mag-ayos tayo. Wala kang ginawa kundi pagsilosan ako, pagbibintangan kung ano-anong lalaki. Natural lang talaga akong magbibintang dahil natural. Talagang ginagawa mo talaga yun. Huwag mo akong bibigyan sa mga kasalanan na hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa. Pinapatunayan ko sa'yo. Ngayon, patunayan mo ngayon kung may lalaki na ngayon at may anak ka na. Ang mabuti na pinapatunayan ko sa iyo dahil noon pa lang wala akong ginagawa. Sandali, ma'am, pinapatunayan mo sa kanya na ikaw talaga ay lalakero. Yun yung patunay, tama? Wala pa yun. Hindi po yun, sir. Kasi dati wala po akong ginagawa na ng lalaki po ako. Dito lang po talaga ako sa bahay. Sa alaga sa anak ko. E ngayon po, nung wala. Pagdating po sa bahay dito sa amin, pagdating niya po, kung ano-ano na po yung pinagbintang sa akin na may lalaki daw ako at kung ano daw yung kinakasama ko, pupunta ako ng palengke. Pagsasabihan niya ako na matagal ako, baka daw may karandian ako sa... Pero ma'am, di ba tama naman yung kanyang suspecha kasi dalawang beses ka niya nahuli? Ilang beses ka nahuli at nakita ka pati sa pamangkin ko ang kasakay pa sa bus. Wala ito pa mismo ang Wala po silang ebidensya siya. Wala kang ebidensya. At saka mismo yun, ang dami mismo na papatunay sa iyo. Ngayon, ay nandiyan ka na mismo, ibilinsa mismo, ngayon ikaw may anak ka na. Kahit at, ano na pong sinasabi niya dyan, hindi naman totoo. Ngayon, may anak ka na nga. Anong ibig sabihin yan? May anak ka na. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa ba yung sapat na ibilinsa para sa iyo? Ato pa bang gusto mong ibilinsa? Tapos sabihin mo pa sa ibang tao dyan, ngayong anak natin dyan. Nga hindi ko yung anak, nga yung... Ikaw naman ano, nasabi anak nga, di mo anak. Pagkutan rin yung pagtao dyan, dahil yun mga sismis dyan sa akin nung pagpunta ko dyan. Dili mo anak si Dudong, tapos karon mingon ka nga, ako'y nag-ingon na dili mo anak. Gago ko ba siguro? Yung nabatian ko diyan, dili man ko sinabi diyan, pero yun daw ang sinasabi diyan sa pamilya niyo dyan. Ako may muhang ko, anong nga, mingon ko nga dili mo anak si Dudong, may muhang pang ipa... Ipa-DNA test. Iyabag na ka? Kasi yun ay sanabi diyan kasi ibang tao diyan. Yung si Miss D***. Kaya ako nagtrabaho diyan. Ma'am, huwag mong tawagin ka si Miss D***. No, wag. Ma'am, kung meron mang gago dito, kayo po yung ogag, hindi po si Sir. Kasi tinawag niyo pa siyang unggoy. Wag po ganon. Wag po, ma'am, kahit na maganda kayo, wala kayong karapatan manlait ng tao, ng itsura ng tao. Sir, paano mo nakilala si ma'am? 26 years old lang pala si madam. Kinakilala ko. Tapos kayo ay 50. 50 na po. Mag-50 na dyan po. So, doble ang age nyo. So, saan nyo po nakilala si Mrs.? Sa text meet ko po siya nakilala noon. Ngayon, napakilala ko naman sa kanya. Hindi ako mayaman, ako mahirap lamang. Okay. Ngayon, ang sabi niya sa akin, yung sabi kasi yung tsahin, doon siya nag-ano sa kaibigan niya eh. Nga yung ano din nila, ngayon ni Yodilia. Ngayon, sabi niya sa akin nga, sila doon pupunta sa akin dito sa Maynila. Opo. Ngayon, nakausap ko sa tatay niya, nga, ikaw mo'y pumunta dito sa amin para makakilala tayo. Moto sa direct na salita, nagpunta ko sa kanila, napakilala ko sa kanila. Yung bago ko bumalik ng Maynila, ang sabi ng magulang niya nga, pamunulungan ko na yung anak nila, Mamayan, kung sa Bisaya. Moto nga, ginagawa ko yun. Pagkatapos na yun, nandito ko sa Maynila, sumunod siya. Pagsunod niya doon, sumunod, tapos balik-balik siya, gano'n, uwi, tapos balik ulit. Tapos... Oh, so nag-umpis social media, may pinakilala sa inyo sa social media itong si Mrs. Ha? Doon niyo siya nakilala? Oh, doon po. Sa social media po. Sa text meet po. Tapos tawag-tawag. Okay. Ganon. Tapos pero alam niya yung age difference niyo? Alam niyo na bata? Alam siya. Alam niya. Dahil niya, alam naman niya yung magkaan-era na yon. Tapos yung sinabi ko naman niya sa akin, yung mula noon. Pero sir, kailan nag-umpisa si Mrs. na nagbago yung kanyang ugali? Siyempre, nung kinasal kayo, okay pa siya. Nung kinasal kami po, okay lang po niya. Nung wala pa pong cellphone niya, touchscreen. Ah, nung wala pa siyang cellphone, okay pa. Oo. So nagkaroon siya ng cellphone na touchscreen, doon na nagka-problema. Doon na po, kasi yun, pinalitan ko siya nung una, nga SKK, tapos yung sunod uli, si Remobile, tapos uli LG. Doon na yung nagsimula na. Ay, ni-spoiled mo, binigay mo lahat. Binigay ko sa kanya, kasi para siya, kasi siya naiwan sa bahay, siyempre. Para malibang-libang. Siyempre, siyempre, mahal mo isang tao, siyempre yung... Opo. Gusto ko siya kaganyang masaya, hindi siya malungkot. Pero kung anong gusto niya, kahit sa pagkain ko anong gusto niya, binigay ko sa kanya. Ay, talaga ni-spoil, parang prinsesa. No, kasi yun, inano ko sa kanya, kung anong gusto niya, ganun niya. Sabi ko mga sa kanya nga, sige, baka, siya nga, masakit ang ano niya, patirapis na sa akin, patirapis, ganun mga sad. Ginagawa ko talaga ganun. Minamasahin niyo pa? Oo, ganun talaga. Grabe naman, prinsesa talaga, dating baby. Binimessage ko siya, pag sabi ganun, gusto ko ng ganito, tagay kong tubig, timbalan ko gatas, o timbala gatas.
Ah, grabe. Parang sa anggol na ito. Ganon yung ginagawa ko sa asawa niya. Ganon ko yung pagmamahal ko yung sa asawa ko. Sabi ni Sherry, sana all daw. Ganon yung ginagawa ko sa asawa ko noon. Eh baka kayo pa nagpapaligo sa kanya. Yeah, tapos naman uli. Ah, pinapaligwa niyo pa siya? Hindi, napaigip pa rin sa akin yon. Kasi igip sa amin ng tubig eh. Kasi minsan, pag yun sa katika, igipan mo ko ng tubig doon, kaya mag-CR ko. Naigip ng tubig. Pag nag-CR siya, mag-igip. Ah, ibig sabihin siya pa, nagpampaligo niya, ikaw nag-igip. Ah, dala na rin lahat doon. Pagka minsan, pagka yun sa masagat katawagan, sige, sige, doon. Minsan po, naigip ko diyan, nga para sa panggamit namin, marami na mag tubig, diyan na rin na maliligo. So, ikaw ang ano, tag-igip, taga-masahe, taga-laba, plancha, siguro ikaw pa rin. Oh, wala lang kaming plancha noon eh. Ano na lang? Wala, kambagal na lang eh. Paglaba lang, okay, laba, hugas sa plato. Final, hugas sa plato, magluluto. Linis, tapos siya for touchscreen. Puro lang siya, for cellphone. Tapos ilang basic siya na huli siya ganyan, nga mayroon siyang katawagan. Tapos yung kusino yun. Sino man ko no? Eh, ganun na yun, magagalit na yun siya sa akin. Tapos ayun. Magalit naman siya. Eh, ako na lang, sa helmet na lang ako. Dala ko mga ano diyan, balanda yun. Tapos paglakat ko, pupunta ko sa trabaho. Pagbalik ko, wala na siya. Saan na siya? Hindi ko alam kung saan nagpunta. Tapos pagbalik naman, natawag ko din. Tututut ng cellphone, maganoon na lang. Ah, busy pagtawag mo siya? Oo. Tapos mamaya, wala na. Sa kubertiriyan ng cellphone. Pinatay ng cellphone. Pinatayan ka na? So hindi ka natataranta pag ganoon? Kumbaga, ako lang eh. Siguro. Kumbaga naman, naramdaman ko nga ganoon. Pero siyempre, mahal mo isang tao. Okay. Siyempre, ina-ignore ko na lang ganung bagay. Kumbaga, pawala na lang ako. Pinapasensya ko na lang. De, tapos, pagdating niya sa gabi nang dumating, sabi ko sa kanya, saan ka magaling? Eh, saan mo ko na ko galing? Sasabi ng ganun. Sabi ko naman, may cellphone ako, ba't di ka tumawag at di ka rin nag-text sa akin? Tinitext kita, tinawagan kita, di ka tama kontak. Ang magulang niya sumasagot. Sir, ganito na lang. Ano, kung pumunta ka rito sa amin para magpatulong na magkabalikan kayo, I'm against it. Ibsen, hindi, ako'y tutol dyan. Pero kung pupunta ka rito sa amin para huming ng tulong, kung ano man para mapalaki mo yung anak mo ng maayos, para ayan, makalimutan mo siya, all out support ako. Pero ako personally, sir, masakit sa kaluban ko natutulungan kita na para gagawin ka lang ulit nito. Kaya nga po. Pero yung ano ko po, paano ko kayo makuha po yung bata po, sir? Kasi po, 4 years old lang po yung anak namin eh. Ang gusto ko po kasi nga malaki ang bata. Ilang taon yung bata? 4 years old. Doon pwede kita matulungan. Pwede natin ito idaan sa korte at bibigyan natin dahilan yung kanyang panlalaki at hindi conducive sa bata na nakatira tong si Mrs. kasama yung anak nyo at may ibang lalaki na hindi kanyang tatay. So, yung korte po, sir, magagawa ng desisyon niya na maging paborable sa'yo. Of course, hihingi natin tulong yung DSWD na sila po ang maglalakad nung pagpapail ng kaso sa korte na para yung kustudiya malipat sa inyo. Although sa batas natin, 7 years old below, talagang dapat sa nanay. Pero there's always exception to the rule and this is an exception to the rule na yung bata, bagamat sabi ng batas sa kanya, pero ito naman pala si nanay, sa lawahan, hindi maganda sa pagpapalaki ng bata, dapat mapunta sa inyo. Kumbaga, hindi siya karapat-dapat magpalaki sa bata. Ma'am Mary Joy. Sir. Imbis na i-demanda ka niya, ano kaya kusang loob mo na lang ibigay yung kustudiya ng anak niyo sa kanya para wala nang demandahan. Otherwise, kung pagpapilit mo na sa iyong bata, and then tutulungan namin ito makapag-demanda laban sa'yo. Bibigay ko naman sa kanya yung bata niya, sir. Kaso yung anak niya, ayaw niya kung sa kanyang papa, sir. Okay, dinilinaw nila. Madali lang po yan. Madali yan po. Dati idang sa DSWD, may mga social worker na magawa ng paraan niya na para yung bata, later on, dahan-dahan, mapamahal na rin sa tatay. Sige po. Okay, good. Magpapapunta po kami dyan ng DSWD. Kasama po si tatay. Tay, nasaan pa siya ngayon? Sa Bacolod, sa Escalante po. O, punta tayo sa Bacolod. Punta tayo sa DSWD. Pwede po. Okay, magagawa ng assessment. Sasamahan namin kayo doon para gawa ng dati sa proseso na masali na po yung kustudiya sa inyo. Magkaroon ng kasulatan. Yeah, kaysa naman magdemandahan pa. Kaya nga po, ang iniisip ko nga okay, sana. Tapos ngayon, kapag halimbawa, nakuha mo na yung bata, let her go, hayaan mo na siya manlalaki. Pero yung bahay ko po, pag-iba ko po talaga po yan. Okay, sige. Hindi ko talaga gusto patirahan ko yan. Kasi kaya galing yun sa pawis ko yan. Apo, sige, ganoon na lang po. Paalis ko talaga yung bahay na yan. At gusto ko yung magamit pa yan doon sa mga kapatid ko yung bahay na yun eh. Pero sir, dahil kasal kayo, may tinatawag na conjugal. Ano po? Hindi so, naman yung, po. Kasi yung, po yung bahay na yon yung nilo namin yan. Kinuha talaga yung katunga sa nilo namin. Hindi, kaya nga sir, nung bahay na yon nung binili mo yung bahay na yon pinatay mo yung bahay yon kayo ay kasal na at that time. O, hindi sir, pag kayo po ay kasal na, conjugal yon property niya, property mo. Yan, ano yung gagawin ko. Tatayo ko patirahan nila po yon talaga. O, pwede siguro. Po. Pwede mong... Pag-iba ko talaga yan. Pwede siguro. Sige, isama natin pag-usap doon sa barangay. Ayaw ko yun na ganun na basta lang sila pumasok. Okay, sige po. Okay na po yun. So, sama namin sa Bacolod.
Sige, meron kang huli mensahe kay Mary Joy? Sa akin lang, gusto kong nara sa akin yung bata. Tayo kung ma-school yan ang bata sa inyo. Yun na po sa akin. Ayoko mismong lumaki sa bata, di ba? Sinabi mo nga sa akin, dili ako pa sinidito ni Idol dahil ako eh, ano, kung ano mga dami mong sinasabi sa akin. Ngayon, nandito na ako ngayon sa opisina ni Sir Idol Rape. So, sir, kayo po yung namasahe pa from Bacolod? O, nagtrabaho. Namasahe po, di. Pinamasahe po galing yung Bacolod. Taga saan po kayo dito kinitrabaho? Oo, sa Muha po. Ah, sa Muha. Sige. Okay na, sir. Sige, sir. Sasama namin kayo. Okay? Kaya lang, absent po nga ako ngayon eh, dahil nga dalawang sige, araw. Sige, bayaran ko po yung pag-absent mo, yung kung ilang araw ka nag-absent. Magkano bang arawan mo, sir? Ano lang ho, mura lang po dyan eh, mahigit 400 lang po. 400? Mahigit lang po. Gawin ko na lang ano, minimum of 600. Pwede per po. Day mo, palitan ko. Tapos ngayon, sabihin ko yung amo mo na ilagay ka sa minimum. Okay? Pwede po. Okay, sige, tulong ko lang sa iyo. Sige, yung po. Nawala sa iyong trabaho, pasamahan kita sa Bacolod, ako mamasay lahat, tapos yung araw mo pagpunta pabalik, babayaran ko na rin. Po, sa inyo po. And then, yung po, pagbalik mo rito, yung trabaho mo, sasabihan ko yung amo mo, ilagay sa tama yung sweldo mo, okay? Pwede po yun, sir. O, sige. Sabihin mo sa kay Mary Joy, ito. Ha? Basahin mo sa kanya. Mary Joy, makinig ka! Sige, pabasa mo to. Mary Joy, makinig ka! Sige, sir, basahin mo. I don't love you anymore. Oh. Salawahan ka. Okay. Ayan. Narinig mo yan, Ma Mary Joy. Hindi ka na niya mahal kasi salawahan ka. Sir, pwede po ba makinig naman kayo sa aking side na makapagsalita man lang ako, makapaliwanag man lang ko sa mga ginagawa niya sa akin bago po ako nagawa ng mga pagkakamali ngayon na naglalaki po ako, naghanap po ako ng lalaki na tunay nagmamahal sa akin. Okay, sige po. Magsalita po kayo. Kasi po, sir, ang mga iba yung mga mga kwinikwento niya, sir. Wala po sa katotohanan, sir. Malayo po, sir. Yeah, malayo. Okay, sandali lang. Ito, may request sa netizen. Sandali, may request sa netizen. Bago natin makalimutan. O, perang daw kita. 50,000. Balikan mo si Sir Paquito. Kalimutan mo na si Freddy. 50,000. Cash. Ayaw ko na po talaga sa kanya, okay. Sir. Okay. Sandali lang. Ayaw mo. 100,000. Cash. Balikan mo na si Paquito. Iwan mo si Freddy. 100,000 na yan. Ayaw ko pa rin po. 500,000! Pakirating ako dito yung 500,000 dyan. 500,000 kalahating milyon. Balikan mo si Paquito. Huwag na iwan mo si Freddy. 500,000 kalahating milyon. Ayaw ko rin po, sir. Gawa ng sa ugali din niya po. Paulit-ulit ko yan po. Pinagbigyan ng pagkakataon. Ulit-ulit na lang po. Ma'am, huling tawad na ito, ha. Huling tawad. First time to ever na mag-o-opera ko rito. First time in a lifetime. 1 million plus isang motor. Saka isang iPhone 14. 1 million pesos plus isang motorsiklo. Balikan mo lang si Paquito. Iwan mo si Freddy. Pag-isipan mo. Oh my God. Ayaw ko na po, sir. Ayaw mo na. Oh no! Ganap mo, huwag niyo po ako pilitin sa kanya dahil pagod na ako sa kanya, sir. Lalo din naman ako. Ganap po yung side ko, sir. Hindi po. Okay, sige man. Sige man. Anyway, gusto ko lang linawin ha. Sir, ibig sabihin, wala na talagang pag-asa na mag-ayos sa akin din naman po. Nagpunta ko dito kasi Rapi para malinawan lang tayo. Hindi sir, pagbigyan natin siya magsalita kasi sabi niya gusto magsalita. So ma'am, bakit tinanggihan mo yung 1 million pesos na offer? Hindi kami mahihiwalay sa iyo kung mabuti kang tao sa amin. Sinisiraan mo na ako dahil wala na kami sa tabi mo, wala na kami sa buhay mo. Pati yung mga magulang ko, dinadamay pa niya. Kaya nga po ako naganap ng iba, sir, dahil tara po, may katuwang po ako sa paghanap buhay, sir. Eh, yung bago ko po, sir, ito pong nagsusustento sa anak niya po. Ah, ma'am, anong dahilan kung bakit niyo po iniwan si Paquito at kayo po yung nanalaki? Yung po at ang gusto malaman ni Paquito, ano pong dahilan niyo? Iniwan ko po siya, sir, dahil po, ilang bisis na po kami nag-aaway. Hindi po gabi, nag-aaway kami. Ano po pinag-aawayan niyo, ma'am? Anong pinag-aawayan? Nagsisilos po siya, sir, sa mga pinsan ko. Dito, nagsusumbong yung mga pinsan ko na pinagsisilosan daw siya sa asawa ko. Ito, yung asawa mo, pinagsisilosan ako. Wala naman akong ginagawa sa iyo. Pinsan naman tayo. Yan po yung mga ginagawa niya, sir. Okay. So, dahil siya ay sobrang siloso, kaya ikaw ay kumalas, iniwan mo siya at kayo nang lalaki, yun ang dahilan mo. Kasi kung hindi siya siloso, hindi ka sana nang lalaki. Ganun po ba yun?
Opo, sir, kasi ilang beses na po niya akong pinagbintangan kahit wala po akong ginagawang panglalaki, sir. Dito po ako sa bahay, sir, nag-aalaga sa ng anak namin. Yun po, palagi niya po pinagsisilusan, paghinalaan, pag pumunta ako ng palingke, kumatagalan din sa tricycle na matagal po umalis kapag hindi po natuno. Okay. Yun po, matagal po ako makauwi. Maghihinala niya siya sa akin na matagal daw ko muwi dito sa bahay, baka daw may kalandian ako sa mga ibang lalaki. So ma'am, ibig sabihin ma'am pala ang lunas sa mga lalaking pinagsiselosan si Mrs. ay manlalaki para matapos na yung pagsiselos, para maging totoo na lang yung pinagbibintang. Sana ma'am, kung talagang seloso siya, then there's other ways na para maayos yung problema nyo. Mag-usap kayo na mabuti. At kapag hindi, di maghiwalay kayo na maayos. Huwag yung tatalikot ka't manlalaki. Anyway, pareho kami problema. At ikaw, sa nakikita ko, wala ka na talagang pag-asa o ayaw mo na talaga magkabalikan kayo. Kasi may offer na nga na 1 million. Although sa akin, hindi ko naman talaga tututuhanin yon. Tinitesting ng kita dun, ma'am. Pero akala mo, seryoso ako sa offer ko. So which means just shows na wala nang pag-asa magkabalikan kayo, sir. Wala na to. End of the road. Okay? Sige. Punin ko lang po yung bata dyan. Opo. Pumapayag naman siya. Sige na, sir. Pumapayag. Ma'am, pupunta kami dyan sa Bacolod. Intay mo kami para pag-ayusin namin kayo yung sa child custody. Dadaan tayo sa DSWD. Okay? Sa barangay. Sige po. Sige po. Okay po. Salamat po, madam. Yung pangako, sir, yung mga sweldo mo, palitan ko. Mahal na mahal ko po yung talagang anak ko eh. Alam niyo sir, kayo nga po, kung tutusin kayong karapat-dapat na mag-alaga ng bata, magpalaki sa bata, base po sa inyong mga kinikwento sa amin. Halika rito, si Vanessa. Si Vanessa, kasi parang kahawig ni Vanessa yung girl eh. Ito sir, oh, tingnan mo to. Ito sir, tingnan mo si Vanessa. Oh, ayan sir, kahawig ni Mrs. Okay sa'yo? Yun na, ano nga po yun sir. Pero ano? Talaga nga po sa okay, sinagawa talaga. Gusto lang kita patawa na, at least napatawa kita. Okay na sir. Salamat po talaga. Thank po sa inyo. Sa inyo po, tuloy nyo sa akin sir. Salamat thank po. You, sir. Okay. Thank you sir.